Kahit man nga po mga idol na kasama na ni Giannis Antetokounmpo ang kanilang bagong head coach na si Coach Doc Rivers, na pahiya para naman nga siya kay Nikola Jokic. Yan naman ang ating unang storya na susundan ko na rin niya ng balitang umiinit na nga ngayon ang trade ni Zach LaVine sa Golden State Warriors, at ang balitang payag na sina LeBron James at Anthony Davis na gumawa na ang Lakers ng isang 3-team trade. Kaya mga idol, tara, halina't simulan na natin yan. For the first time nga po mga idol, mula nang pumirma si Coach Doc Rivers sa Milwaukee Bucks, tuluyan na nga nitong nakasama si Giannis Antetokounmpo kontra sa Denver Nuggets. Ngunit kahit man nagsanib puwersa na nga sila, bigo pa rin naman nga ang kanilang team dito, 113-107. Yes mga idol, sinira nga po ng Nuggets ang unang game ni Doc Rivers sa Bucks at ang nagawang 29 points ni Giannis matapos na makapagtala dito si Nikola Jokic ng triple-double, 25 points, 16 rebounds, 12 assists. Kaya sa pagkatalo ng ito ng Milwaukee Bucks, bumagsak na nga sa 32-15 ang kanilang records sa East, at sari-saring pambabatikos na naman ang kanilang natanggap mula sa mga fans. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang umiinit na nga po ngayon ang trade ni Zach LaVine sa Golden State Warriors. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, open na ang front office ng Warriors na i-trade ang kanila mga superstar na sina Chris Paul, Andrew Wiggins at si Klay Thompson bago ang February 9. At posibleng ang mapabilang ang kahit sino man sa kanilang tatlo sa trade package sa pagkuha kay Zach LaVine mula sa Chicago Bulls. Yes mga idol, since malapit na ang trade deadline, umingay na naman ang kanilang trade kay LaVine, lalo pat isa ang pagkuha nga nila sa kanya ang isa sa mga kinukonsiderang gawin ng kanilang general manager na si Mike Dunleavy upang mapa-improve ang kanilang lineup at maabante ang kanilang kampanya. Isa pa, may ilang mga NBA insider na rin naman ang naniniwala na kung sakasakali man nga po na i-offer ng Warriors sina Klay Thompson o Andrew Wiggins o di kaya si Chris Paul kapalit ni Zach LaVine, sigurado nga na hindi tatanggihan ito ng Chicago Bulls. Habang dito naman tayo sa ating huling storya, sa balitang pumayag na nga po sina LeBron James at Anthony Davis sa gagawing 3-team trade ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga idol na matalo ang Lakers sa kanilang game laban sa Houston Rockets, hindi na napigilan pa ng kanilang dalawang superstar na sina LeBron at Davis na sa ipinakitang performance at effort ng kanilang buong team, lalo na sa depensa at sa rebounding. Pareho na rin naman ngang sinabi ng dalawang ito na kailangan talaga ng Lakers na gumawa ng pagbabago sa lalong madaling panahon, since napansin nga nila na hirap talaga sila na maging consistent ngayon. Maging ang Lakers analyst na si Byron Scott nagsabi na napatunayan na nga ng Lakers na isa lamang silang karaniwang koponan. Kaya ang nag-iisang paraan lamang para mapalakas ang kanilang lineup ay gumawa na ng trade. Pero dahil majority nga sa mga koponan ay ayaw kunin si D'Angelo Russell, kailangan na lamang nga po nilang gumawa ng at least isang 3-team trade upang sa ganon maging madali sa kanila na makakuha ng ilang mga superstar. So yun lamang mga idol ang ating bagong video dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.